Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Isa pong kagalakan na kayo po ay aming makasama at muli pong makadaupalad sa pamamagitan po ng pakikisama ng Santong Espiritu sa ating pong pag-aaral. Sa umaga pong ito ay maintindihan po natin ang prinsipyo ng katotohanan ng salita ng Diyos sa ating pong lesson na ating pong pinag-aaralan ngayon. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong bahagi na ng serye ng The Book of Deuteronomy at ito po ay may pamagat na The Everlasting Covenant. Sa pagkakataon pong ito ay nais ko pong salamatan ang aking pong mga kasama po dito sa panel. Si Brother Edison, Sister Polly, Sister Irene, and Brother Neil. Sa ating pong pagpapasimula ay hinihilingan ko po na pangunahan tayo sa panalangin ni Sister Irene. Sister Irene? Okay. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos ng kapangyarihan sa lahat, na ang tahanan po ay nasa langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa araw ng Sabat na inyo pong ipinagkaloob sa inyong mga anak. Maraming maraming salamat po, Ama, sa buhay, lakas, mga biyaya na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa. Pinupuri at pinapasalamatan namin kayo, Ama, sa inyong kabutihang loob, kagandahan loob. Namin pong nararamdaman ang inyong pagmamahal. Panginoon, sa mga oras na ito, kami po ay lumalapit, una sa lahat, humihingi ng kapatawaran, linisin mo po ang aming mga puso sa isip, sa salita at gawa, na patuloy po kaming magamit sa inyo pong gawain, Ama, at makita sa amin ang inyong pagmamahal. Tulungan mo po kami, Ama, sa aming pong gagawing lesson, study sa mga oras na ito. Hinihiling ko po, Ama, ang banal na Espiritu ay samahan ang bawat isa sa amin. Ang amin pong mahal na pastor, si Pastor Bael, na magpapasilitate po sa amin. Gabayan po siya, pagkaluban po siya ng wisdom, at patuloy na tulungan kami na akayin sa palapit sa inyo, Ama. Gayun din po ang bawat isa sa amin na tulungan, Ama, na pagkaluban ng sapat na kaalaman upang maibahagi namin ito sa aming pong mga kapatid, sa mga nakikinig sa bawat nanonood po sa online na ito. Pagpalain po ang bawat isa, sampu ng aming pamilya, at ipagpatawad po ang mga pagkukulang sa matamis na pangalan ng aming pong tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Salamat sa iyo, Sister Irene, sa pagpapaunlak sa ating pong pagpapasimula sa paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. The Everlasting Covenant. Genesis 17:7 says, "And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you in their generation for an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you." Gusto ko pong muling ipaalala sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, na sa unang mga dalawang bahagi ng ating lesson ay sinettle po tayo kung ano po ang konteksto, pinaghuhugutan at background ng aklat ng Deuteronomy. Narito po ang bagong henerasyon that they are about to enter the Promised Land, doon po sa mataas na bahagi ng Moab Plain, at tanaw na nila ang tinatawag na Promised Land. At sa pagpasok nila doon sa lugar na yon ay muling pinaalala ng Diyos sa kanila ang naging karanasan ng kanilang mga magulang, na kung saan ay tinalakay natin iyon nung nakaraang leksyon. At sa ngayong umagang ito ay babalikan natin na bago sila pumasok doon sa tinatawag na Promised Land ay pinaalala sila, pinaalala ng Diyos sa kanila na merong tipanang ginawa ang Diyos sa kanilang mga magulang. At yung tipanang yon ay siya ring tipanan na muling ipapaalala sa kanila ngayon, today, na siyang
kausap ng Panginoon sa bagong henerasyon upang maunawaan nila kung ano ang layunin ng Diyos kung bakit sila iniligtas. Minamahal ko mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo that the essence of the gospel is the covenant. And the essence of the covenant is the gospel. Hindi tayo pwedeng magkaroon ng ebanghelyo without the covenant. And likewise, you cannot have the covenant without the gospel. Mula sa tinatawag na kahabagan ng Diyos, yung kanyang pagliligtas, yung kanyang saving grace, He offers humanity salvation. Sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat at hindi natin ito po pwedeng ma-earn sa ating sarili, subalit ang Diyos ay gumawa ng ganitong aksyon on behalf of His people. And out of love, tayong mga taong nakatanggap ng pagliligtas ng Diyos, out of love, we respond with all our heart, mind, and strength, soul, a love manifest in obedience that is only acceptable. Ito pong uri ng pag-ibig na hinihingi ng Diyos, manifested in obedience, ay isang mahalaga. Kaya mapapansin natin kung bakit may poder, merong halaga at may papel ng obedience, sapagkat ito po isang manifestasyon ng tinatawag ng pagtanggap natin sa kaligtasan ibinigay ng Diyos sa atin. At ang pag-ibig na ito, sabi ng Biblia, sabi ng Apostle John, ang sabi niya, "This is the love, God, that we keep His commandments, and it is based on love not to earn salvation, but a manifestation of gratitude of His saving acts." Na mahal ko mga kapatid, mula sa pasimula pa lamang, ito pong central truth ng covenant na sinasabi ay siya pong tinatawag na laman ng ebanghelyo. That is salvation by faith. Itong uri ng pananampalatayang ibinibigay ng Diyos sa atin. Alam niyo, maaaring magkaroon tayo ng pananampalataya, pero isang uri at natatanging pananampalataya ang dapat natin na kamtin o panghawakan. Itong uri ng pananampalataya, ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin. At isa sa mga klasikong halimbawa sa Old Testament ay ang buhay ni Abraham. Kung paano niya tinanggap ang tinatawag na pagliligtas ng Diyos at kung paano siya naging matuwid sa harapan ng Diyos at ipinakita ang isang uri ng buhay, a life of obedience that illustrate the faith na ibinigay ng Diyos sa kanya. Itong the covenant promise na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan na in-exemplify ng pagsunod ni Abraham, it covers all Jews and Gentiles. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa isang bahagi ng kasulatan sa New Testament na through faith na justified at inaring ganap ang patriarkang si Abraham, maging ang lahat ng mga taong sumasampalataya sa Diyos without the deeds of the law. At ang sabi sa atin, ang Diyos inilalagay niya ang kanyang kautusan sa ating isipan, sa ating puso, at makikilala natin sila na sa Diyos na siya ang ating Panginoon, and God will recognize us that we are His people. At higit sa lahat dito mga kapatid, napakahalaga nito, ang Diyos ay inaatasan niya tayong sundin ang kanyang mga kautusan and enabling us to keep the law as part of the covenant. At ito nga ang nilalaman kung tutusin ng aklat ng Deuteronomy na ating pong pinag-aaralan. Alam niyo mga minamahal ko mga kapatid, kung merong mang higit na nakakaunawa sa tipan ng ginawa ng Diyos ay ang kanyang bayan at ang ating iglesia, ang aking iglesia, ang inyong iglesia, ang kinaaniban, na mula sa pagiging isang movement, dala ang mensahe ng Three Angels Message of Revelation. Ang aklat po ng Deuteronomy, it is a condensed form of the book of Deuteronomy na ating ibabahagi sa sanglibutan na nagbibigay ng affirmation sa bawat isa as we share it to the world. Kaya nga napakahalaga na tayo sa huling kapanahunan ay tanggapin natin ang isang napakalaking responsibilidad na habang iniintay natin ang nalalapit na pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, habang iniintay natin ang tinatawag na ultimate na pangako ng Diyos sa pagpasok sa promised land, which is the heavenly Kanaan, tayo naman ay inatasan ng Diyos. Natupdin natin at isakabuhay natin itong tipanan ng Diyos na sinasabi sa atin na ang kanyang puso, ang kanyang kautusan ay nilagay sa ating isipan, sa ating puso, upang gawin natin ang bagay na ito bilang ebidensya na tayo'y mga taong ligtas. At ito rin ang babahagi natin sa mga tao bilang bayan ng Diyos na pinagkatiwalaan ng
mga kautusan ng Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito ay akin na pong ipagkakaloob sa aking mga panelists ang bahagi ng ating leksyon. Gusto ko lamang pong ipaalala sa ating mga panelists na sa maikling kaparaanan lamang po, in a nutshell, ano po ang inyong reflection na naiintindihan tungkol po doon sa leksyong nakalaan sa iyo, sa inyo. Nais ko pong tawagin si Brother Edison. Brother Edison, sa pag-aaral mo sa ating leksyong kasalukuyang pinag-aaralan, The Covenant and the Gospel, paano mo isasalarawan ito pong covenant, itong tipanan ng Diyos at ipang ebanghelyo? Ano ba ang relasyon nito sa isa't isa at bakit napakahalaga ito sa tinatawag na paglalaan ng Diyos sa atin sa daan upang maunawaan natin ang tunay na nature ng kaligtasan ibinigay ng Diyos sa atin? Brother Edison. Maraming salamat, Pastor. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. At ganoon din po sa mga nanonood po ng ating pong online worship. Happy Sabbath po sa lahat. Nanonood po ng FB Live. Mga kapatid, ang pamagat po ng aking pong topic sa umagang ito ay ang tipan at ang ebanghelyo. Mga kapatid, atin pong basahin sa Genesis 12:1-3. Ang sabi po dito, sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Dos, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa tres, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at sa pamamagitan mo ang lahat na ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Mga kapatid, sa pagbaliktanaw po ng atin pong lesson, sa nasaksihan po natin na ang tipa ng Panginoon kay Abraham na siya ay binago ng Diyos at ang kanyang pangalan from Abram to Abraham. Sa talata po ng ating binasa, tinawag ng Diyos si Abraham at ang kanyang sambahayan upang maging tanging bayan na pagsisimula ng pagpapala para sa iba. Mga kapatid, pinili sila ng Panginoon upang maging pagpapala sa lahat ng mga bansa dahil sa bayan nila. Manggagaling ang Mesiya na si Jesus na tutubos at magliligtas ng sanlibutan. At inilahad din ni Apostol Pablo noong pinangakuan ng Diyos si Abraham ng walang hanggang tipanan ay sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pananampalataya sa Kanya. Marapat din nating pagkatiwalaan ang Diyos dahil sa ipinakita Niya at tutuparin Niya ang Kanyang pangako sa Kanyang nanampalataya at ito ang walang hanggang tipanan sa pagitan ng Diyos at sa tao. Ayan po. Salamat sa iyo, kapatid na Edison. Natunay nga na ang Diyos sa kaganyang kagandahang loob ay ipinaunawa sa Kanya na ang Diyos ay merong tipanan at ang tipanang ito ay naglalaman ng Ebanghelyo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ito'y inexhibit ni Abraham. Nasabi sa atin, si Abraham ay naniwala sa Diyos, naniwala sa kanyang mga pangako, at siya'y inaring ganap sa harap ng Panginoon. Kaya nga, sinunod niya ang tinatawag na halimbawa ng ating ang pakiusap at ang tagubilin ng Diyos at ito nga siya nga ay
naging isang mabuting halimbawa kung papaano mamuhay sa tinatawag na covenant promise na ibinigay ng Diyos sa makanyang mga bayan at sa kanyang bayan at especially sa kanyang mga tao. So ngayon ay ipagpapatuloy natin itong paksa ng ating pong pinag-uusapan na may kinalaman sa covenant. Kung ang laman ng covenant o central truth ng covenant ay ang gospel, Sister Polly, paano ba itong covenant nag-operates sa buhay at sa katauhan ng bayan ng Diyos, ang Israel bilang bahagi ng o pinag-uukulan ng tinatawag ng tipanang ito, Sister Polly? Salamat, Pastor. Happy Sabbath po sa lahat. Naririnig niyo po ba ako ng malinaw? Salamat po. Dito sa The Covenant and Israel, makikita natin dito na bagamat wala na sa kapanahunan itong Israel na ito, sila Abraham, si Jacob at si Isaac ay nananatili ang tipan ng Panginoon sa Israel. Hindi ito nawala o hindi ito binawi or inanggal. Sapagkat kailanman hindi mawala ito at hindi ito binawi ng Panginoon. Sabi nga dun sa ating susing talata ay unto generation. So kahit sa mga kaanak-anakan na, ang tipan ng Diyos ay valid pa rin. He's faithful sa pagtupad ng kanyang covenant sa atin at sa kanyang pangako. Sabi sa Exodus 22:24, talagang inaalala niya yung kanyang tipan kay Abraham at kay Isaac at kay Jacob. At sa Exodus 6:8 naman, mababasa natin dito na ang Diyos ay sumumpa. Tinaas pa niya yung kanyang kamay, sabi ganun. Tinaas niya ang kanyang kamay. Naalala ko tuloy sa office tuwing Lunes, nagkakaroon kami ng panunumpa ng kawani ng gobyerno. Tinataas natin ang ating kamay. Ito'y tanda na talagang gagawin natin ang ating pinag-agrihan or ating covenant. So, dito pinakita ng Diyos na kahit sa kaapu-apuhan ni Abraham ay magiging tagapagmana pa rin. Diba? Parang naging will, no? Naging tagapagmana pa rin ang Israel sa pangako ng Diyos. Makikita natin na during the time na sila ay lumabas mula sa Ehipto, ay na nandun na yung covenant of grace, yung binanggit ni Brother, yung gospel, no? Nandun na yung covenant ng Diyos ay isang redeeming grace or saving grace na nagliligtas. So yun ang sabi dito, no? Na kahit tayo, kahit ang Israel ay lagi nagkakamali, nagkakasala, nagkakalimot, ay isa pa rin, ginawa pa rin siyang tagapagmana. Sabi ko nga, God is faithful. Karapat-dapat bang Israel na maging tagapagmana sa pinangako ng Diyos? Hindi. Pero sabi doon sa ating sa Deuteronomy 9:5, hindi dahil sa inyong katwiran o dahil sa pagtatapat ng inyong loob sa ay inyong papasukin upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalaya sila ng Panginoong Diyos sa harap mo at upang, ito po ang ano talaga doon, at upang kanyang pagtibayin ang salita na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. So dito, ang paglabas sa Israel, ng Israel sa Egypt ay talagang simbolo ng pagliligtas ng Diyos, ang kanyang saving grace. At naging tagapagmana pa sila
kahit yung covenant ay ginawa bago pa sila pinanganak, no? At doon sa Sinai, doon binigay ng Diyos ang 10 utos at doon officially itong Israel, ang bayan ng Diyos, ay nangako na kanilang tutuparin ang tipan na yon at ang ebanghelyo at ang 10 utos na kanilang susundin. So, yun po, Pastor. Salamat sa iyo, Sister Polly. Alam niyo po, napaka gaang pakinggan at gaang tanggapin na ang Diyos mismo ay Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Biruin mo, ang kausap ni Moses ngayon ay yung kanyang bagong henerasyon. Sabi mo nga na wala na yung mga taong naunang mga patriarka, subalit ang Diyos ay patuloy na sumusumpa sa pangalan nila Abraham, Isaac at Jacob na unang pinagsabihan o pinagtipanan ng Panginoon. Kaya napakabuti ang Diyos, na ang Diyos pala na kinikilala natin at pinaglilingkuran ay tapat sa kanyang mga pangako. Kung ang pinaka-highlight ay sentro ng tinatawag na tipan ng Panginoon ay walang iba kundi ang gospel, na siyang nagsasabi na ang tao ay maliligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang. Nakasentro rin dito sa tinatawag na tipanan ng Diyos ay ang tinatawag na pagsunod sa kautusan. Itong tinatawag na the law, the Ten Commandments, na siyang isang pag-aatas na sundin ng kanyang mga anak bilang isang manifestasyon ng kanilang relasyon sa kanya. Hindi upang maligtas, kundi sila'y iniligtas na ng Diyos. Kung paano ibinigay ng Diyos ang 10 utos doon sa unang mga magulang nung sila ay mapalaya doon sa tinatawag na pagkakaalipin doon sa Ehipto. Ngayon naman ay bago sila tatawid doon sa tinatawag na papasok doon sa Promised Land, again, nakipagtipan ng Diyos at pinaalala sa kanila yung ginawa ng Diyos, na kung sila'y naniniwala doon sa pagliligtas na ginawa ng Diyos as part of their obedience to the saving relationship na ibinigay ng Diyos sa kanila, ay ibinigay ng Diyos itong tinatawag na natipanan at yung pag-aatas na pagsunod. Alam niyo mga minamahal ko, mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin at paulit-ulit nating malaman sa banal na kasulatan ang kahalagahan ng pagsunod sa tipan ng Panginoon at kung ano ba ang obligasyon natin bilang mga taong iniligtas ng Diyos. Marami kasing mga tao ngayon na matapos na tanggapin ang Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas, na sinasabing they are saved by grace, pero nakakalimutan ang punto na ang pagliligtas ng Diyos, that we are saved by grace, na tayo ay malaya na. Hindi naman ito itinuturo na tayo ay malaya na bumalik sa dating pagkatao at malayang gawin ang mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng kalungkutan at tinatawag na sugat sa tinatawag na tipan na ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya nga sabi, inilalagay ng Diyos ito sa kanyang sa ating mga puso . Kaya ito pong covenant na ito ay isang napakahalagang tipan sa kanyang bayan. Ito isang nagbibigay ng pagpapaalala na ang Diyos ay nakipagtipan ng isang tinatawag na everlasting covenant. In fact, bago pa nagpasimula o nagawa ang sanglibutan ito, itinalaga na ng Diyos itong tinatawag na tipan para sa kanyang bayan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ang napakahalagang bahagay na pagnanais ng Diyos na ipagkaloob ito sa mga tao at maintindihan ng mga tao kung paano ang Diyos nagliligtas from the previous generation hanggang sa kanilang kapanahunan, maging sa kapanahunan natin ngayon na nakikinabang doon sa pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo
doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Sister Irene, papaano tayo bilang tinatawag na special people nakikinabang dito sa tinatawag na tipan na covenant relationship na binabanggit sa ating lesson? Sister Irene. Good morning po and happy Sabbath, Pastor, sa mga kasama ko dito sa Zoom at saka po sa ating FB on live. Yung topic ko po, Pastor, ay ang kanyang special na bayan. His special people, no po. Alam po natin na na tinawag ng Diyos ang bansang Israel, na sila po ay may special na layunin. Sila po yung yung special people na mayroong special purpose. Ito po ay to be a witness to the world, ipakilala ang tunay na Panginoon, no po, na lumikha ng langit at lupa at lumikha sa inyo at sa akin na nagmahal sa atin, no po. Alam po natin yung bansang Israel ay napapalibutan ng mga bansa na meron po silang common denominator. Yung mga common practices na ito po ay yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga idols. So yung mga taong pong ito ay nasasangkot daw po sa paganismo, politismo, at ilang pang kasuklam-suklam na gawain. Nakasama na rito po yung, imagine niyo po, yung sarili niyong anak. Ihahandog niyo for yung sa evil work na ito po ay inaano nila sa pangalan ng Diyos nila, ng Diyos-Diyosa nila. So no wonder po yung history ng ancient Israel ay talagang binalaan po sila ng Panginoon po dito sa kanyang bayan laban sa pagsunod sa gawi ng mga bansang ito na nakapalibot sa bansang Israel. Dito nga po sa Deuteronomy 18:9, ito po yung sinabi ng Panginoon nung doon nga po sasabi niyo na bago sila pumasok ng lupang pangako na ibibigay sa kanila ng Panginoon, binigyan po sila doon ng babala. Dahil sila ay mahal ng Diyos, ayaw mapahamak. Dahil alam niya na yung mga gawain doon, sabi po, pagpasok mo sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, ay huwag kang mag-aaral. Gumawa ng ayon sa mga karumal-dumal na gawain ng mga bansang iyon. So huwag mag-aaral. Ano pong ginawa ng mga Israel? Nilabag nila in short. So dito rin po ay sinum up din po sa Deuteronomy 26:16-19 po, yung sinummarize ni Moises yung concept po ng covenant. Ano po ba yung covenant? Dito, ang message ng covenant. Di ba po yung mahal tayo ng Diyos? At in order to stay sa pagmamahal ng Diyos, magre-respond tayo Hindi lang automatic na mahal tayo ng Diyos. Siyempre meron tayong bahagi. Yung kailangan manatili tayo doon sa pagmamahal ng Diyos, no po? By ano po? Yung maging masunurin sa kanyang kautusan at sa kanyang mga tagubilin. So, sabi nga po, wala magagawa ang ating mga yung sabi niyo nga po, Pastor, na manifestation ng natin sa Panginoon, pagsunod sa kanyang kautusan ay ang yung pagmamahal, manifestation na lang yung ating gawa. So kung talagang tunay natin na minamahal po ang Panginoon, automatic hindi magiging burden yung mga mabubuting gawa. Automatic na itong lalabas, likas na itong lalabas sa atin po. So tayo po ay dahil because of the grace of God. So dito po sa Deuteronomy 16:19 po, hindi ko na, ito po ay bakit po pinopoint out parati dito yung salitang today, 'di ba po? Sa araw na ito. Sabi, puro sa araw na ito ilang inuulit-ulit. Sabi niyo nga po, merong ang Diyos sa atin. Sabi niya, tuparin ninyo ang palatutunan at mga tagubilin. So dito po, bakit kailangan din ganapin
So automatic, pagka tayo ay minamahal natin ang Diyos, automatic nga po yun na magaganap natin yung kanyang kautusan. At tayo ay kanyang magiging sariling pag-aari. Di ba po tayo ay magiging ano na ng Panginoon, yung likas ng Panginoon ay napupunta sa atin, liwanag niya. Kung connected tayo sa Panginoon, meron din po tayong liwanag. So meron pong blessing din dito sa bandang huli. Sabi po yung pagpapala, magiging isang banal na bayan tayo sa Panginoon. Na yun po yung ano, yung kanyang gusto. Yung ngayon na po. Hindi po later, hindi tomorrow, I will serve you Lord, I will love you Lord. Hindi po, kasi po hindi natin hawak ang buhay natin. So dito po pinopoint out talaga yung kahalagahan ng ngayon na hindi na po tayo procrastinate ba yun yung magpapabukas, ganon. So sabi nga po dito, let our light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So when other people see that yung good example mo, that you really love your God, they too will want to honor and love the Lord dahil nakita niya yun sa iyo. So yun po yung magiging part natin na special people ng Panginoon. Yun lang po, Pastor, yung aking natutunan. Salamat sa iyo, Irene. So, napakaganda yun ang konsepto na ang Diyos laging nananawagan sa atin sa present tense. Alam niyo, mga kapatid, ang kaligtasan, salvation is not a thing of the past. Alam niyo po yun, mga kapatid. Though, ang thing of the past na sacred history na nababasa natin kung paano tayo iniligtas ng Diyos nung nakaraan, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Subalit ang epekto nito ng pagliligtas ng Diyos ay laging nasa present na katatayuan. Nang tanggapin natin si Jesus bilang ating personal tagapagligtas, kinakailangan ma-enjoy natin yung tinatawag na kaligtasang ibinigay ng Diyos as His special people. Sabi nga ko nga kanina sa aking introduction, kung meron mang higit na nakakaunawa doon sa tinatawag na covenant na ginawa ng Diyos, itong tinatawag na covenant of grace na naglalaman ng tinatawag na gospel at ng kanyang kautusan, ay walang iba kundi ang bayan mismo ng Diyos na tumanggap sa kanya bilang kanyang personal na tagapagligtas. Sapagkat ito yung tinatawag na nagbibigay ng pagkakilanlan, natatanging pagkakilanlan sa bayan ng Diyos. Iniligtas ng Diyos ang kanyang bayan, nakipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Narinig natin kanina kay Sister Polly na binasa niya yung talata. Hindi sa dahil sa sila'y mga taong mabubuti. Makakanker nila ang tinatawag na promised land, hindi dahil sila'y mga taong righteous, kundi dahil pinalayas ng Diyos ang mga taong naroroon sapagkat sila'y mga taong hindi karapat-dapat sa kanyang kaharian. Binabanggit dito na itong mga taong ito ay punong-puno ng kabuktutan, wickedness, kaya sila'y pinalayas ng Diyos sa kanilang harapan at ibinibigay ang lugar nila sa kanyang bayan upang maging daluyan at maging pagpapala sa iba. Kaya nga, tama yung sinabi mo, pagpasok nila, ay huwag nilang tutularan yung madadatnan nila. Alam niyo, mga kapatid, kaya parang somewhat application ng tayo maging Kristiyano, pag nakikita natin ang takbo ng sanlibutan, imbis na iiwas tayo doon sa norm, sa uso, alam niyo, hindi mo masamang sumali sa uso . Maganda nga yun passionable ka. Pero kung yung usong na sinasamahan mo ay isang usong nag-aalis ng iyong unique identity bilang mananampalatayang Kristiyano, ay nagbibigay ito ng kalungkutan at pagkasira doon sa tinatawag na tipana na sinasabi nga ng Panginoon sa atin as His special people. Ngayon, Brother Neil,
Ano pa ba ang nilalaman itong konsepto nitong tipan na ito na dapat nating maintindihan? Ano ba itong other images na ipinapakita dito? Kung papaano ninanais ng Diyos na magkaroon ng tinatawag na tunay na relasyon ang kanyang bayan sa kaniya mismo. Paano natin maiintindihan itong mga imaheng ito upang higit nating ma-appreciate yung tinatawag na tipan ng Diyos sa kanyang bayan? Brother Neil. Yes, ano, sabat po sa lahat. Yun nga po, no, ang nakasign sa akin yung sa araw ng Webes, yung sa ano, ang title po is Other Images, o sa Tagalog ang sabi ay ano, ibang mga pagdalarawan. So yun nga po, sa lesson natin ngayon sa Deuteronomy, ilang beses na banggit yung tungkol sa covenant. So yung salitang covenant kasi, kung titignan natin siya on a different light, especially pag yung wala sa biblical, bakit tignan natin yung word na covenant out sa biblical perspective. Ang covenant is actually synonymous siya sa kontrata. No? Sabi sa Merriam-Webster Dictionary, covenant is a written agreement or promise usually under seal between two or more parties, especially for the performance of some action. So kung isipin natin, kung hindi natin titignan yung laman ng covenant ng Panginoon sa bayan ng Israel, pwede natin isipin na, well, sabi nga dito is seems so cold and so formal. Kumbaga, parang walang loving. Parang comparable ba siya sa kontrata mo sa pinagtatrabahuhan mo? So gagawin mo yung mga task mo para sumakod ka. Tapos yung kumpanya mo naman is papasahudin ka para gawin mo yung task mo. So walang love. Kumbaga, ginagawa lang ng both parties yung task nila. I mean yung kanilang task nga. Ginagawa lang both parties yung task nila para lang with expectation na may gantimpala silang matatanggap, which is very cold, no, and formal nga, very cold and formal. Pero yun nga, sinasabi dito na although hindi natin mapag kakaila na sabi nga God is the lawgiver, so may bat, so ang sa Panginoon ang galing ang batas, pero hindi yun lamang ang nilalaman ng covenant ng Panginoon. Sinabi sa Deuteronomy na actually binigay dito mga sample verses, no, na ibang paglalarawan, hindi lang covenant, hindi lang kasunduan ang gustong relasyon sa atin ng Panginoon. So binigyan tayo ng sample verses dito. Basahin ko po yung ilan. Isa is yung sa Deuteronomy 8:5, sabi, you should know in your heart that a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Isa naman po is makikita sa Deuteronomy 32:6, sabi, do you thus deal with the Lord, O foolish and unwise people? Is he not your father who bought you? Has he not made you and established you? So yun, sa mga example na yun, makikita natin na ang gustong relasyon sa atin ng Panginoon is more than contract. Kumbaga, more than sa relasyon ng boss and employee relationship ba? Ang gusto ng Panginoon sa atin is yung parang family, ano, kumbaga family relationship. Kumbaga sabi nga, ideally should be closest, tightest, and most loving of bonds. So baga, more than talaga sa usual na contract na naiisip natin. Sabi, God has always wanted this kind of relationship with His people. So yun ang relasyon talaga na gusto sa atin ng Panginoon. Yung talagang parang siya yung ating ama, tayo, sabi nga, tayo yung kanyang mga anak. May isang verse din pala na binigay sa Thursday lesson na nasa New Testament siya actually, no, sa Matthew 28:10. Sabi, go and tell my brethren to go to Galilee and there they will see me. So nung binanggit kasi ni Kristo yung talata na yun, hindi na siya si Kristo na tao eh. Siya na yung resurrected Christ na siya eh. So siya na yung Diyos, pero kahit na ganun yung kumbaga, syempre kung iisipin natin, iba na yung perspektibo dapat nun kasi Diyos na siya. Pero kahit na Diyos na siya nung panahon na yun, may brethren pa rin ang ginamit niyang salita. Meaning, parang mga kapatid pa rin, kapamilya pa rin ang turing sa atin ng Panginoon. So yun po, no? So in a nutshell, ang Panginoon natin, ang gustong relasyon na makamta niya sa kanyang mga nilikha, ay sabi nga, ano,
grace and love given to the undeserving. So kahit tayong mga nilikha niya is undeserving sa pagmamahal ng ating Panginoon, ang ating Panginoon ay ready pa rin na ipagkaloob sa atin at iparamdam sa atin ang pagmamahal sa ating mga tao. Ayun na po, Pastor. Salamat sa iyo, Brother Neil. So napakagandang pagmasdan na ito palang tipa ng ito ay hindi lamang katulad ng pagkaunawa natin sa pangkaraniwang kontrata sa pagitan ng dalawang taong equal na merong mga stipulations na dapat na nasundin, kundi ito ay lumalagpas pa sapagkat ito'y tumatalakay sa tinatawag na isang uri ng pakikipagrelasyon na gustong mangyari ng Diyos, na kilalanin natin siya bilang ating Ama at siya naman ay kinikilala natin siya bilang ating tayo na may kinikilala niya bilang kanyang mga anak. Ang totoo nito, mga kapatid, sa literal na mga kontrata, sa pagitan ng dalawang entity, karaniwan sila ay patas, pantay, parehas. Pero sa pagtitipan ng Diyos sa atin, hindi patas sapagkat hindi tayo banal, hindi tayo karapat-dapat. Pero ang Diyos ay piniling makipagtipan sa atin dahil sa kanyang biyaya. Kaya nga ang laman ng covenant ay about the gospel. And the gospel talks about salvation. Naglalaman ito ng salvation by faith in Christ. At ang gospel, at ang covenant ay naglalaman din ng tinatawag na law, na out of our love bilang pagpapasalamat sa ginawa ng Diyos sa atin na kaligtasan ay magmamanifest sa atin yung tinatawag na loving obedience, na sinasabi na as an obedient child of God, na sinasabi na magbibigay sa atin ng tinatawag na kakaibang katangi-tanging anak ng Diyos sa sanglibutan nito, na siyang gagamitin naman ng Panginoon, nahahayo tayo upang ipalaganap itong tinatawag na ebanghelyo, itong walang hanggang ebanghelyo na sinasabi ng The Book of Revelation bago magtapos ang tinatawag na kwento ng sanlibutan ito, at kunin na ang kanyang mga anak at tanggapin yung tinatawag na di ang heavenly Kanaan. Again, maraming pong salamat sa inyo, mga kapatid. At sa pagkakataong ito ay tayo po ay tatanggap ng ilang mga tanong, kung meron mga tanong. May namomonitor ka ba dyan na Brother Neil o Sister Irene na mga tanong sa umagang ito sa ating pong leksyon? Okay, so naging maliwanag na po ang lahat, again, gusto kong pasalamatan kayo at maintindihan natin that the essence of the gospel is the covenant, and the essence of the covenant is the gospel. You cannot have the gospel without the covenant, likewise, you cannot have the covenant without the gospel. At ang ebanghelyong ito, na sinasabi ko sa inyo, nilalaman ito, itong tinatawag na pagliligtas ng Diyos sa atin na libreng ibinibigay niya, hindi dahil doon sa tinatawag na tayo'y naging masunurin kaya tayo ay iniligtas ng Diyos. In fact, yun ang naging dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang sa pamamagitan ng kanyang kamatay makasumpong tayo ng kaligtasan. Sabi nga ng Biblia, nung tayo'y makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin upang makasumpong tayo ng kaligtasan. And out of that salvation, our gratitude to Him. So walang tao na sa kanyang matinong kaisipan na matapos siyang iligtas sa pagkakalunod, matapos siyang hagisa ng salbabida doon sa tinatawag na pagkalunod niya sa pool o sa ilog o sa dagat, sasabihin niya, pasalamat ka, kinuha ko yung salbabida mo, kaya ako ay naligtas. Walang taong matino sa kanyang pag-iisip ang magsasabi ng ganon. Kundi magpapasalamat siya sa Diyos ng taos puso sapagkat sa kabila ng siya hindi karapat-dapat ay iniligtas siya ng Diyos. At bunga nito, mamumuhay siyang may kabanalan at patutunayan niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay na siya isang peculiar people of God na handang tanggapin
ang challenge ng magulong sanglibutan ito. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo na tayo ay nasa magulong sanglibutan pero hindi tayo taga-sanglibutan. At ito'y pinapaalala sa atin kung papaano ang Diyos nakipagtipan sa atin bilang kanyang mga anak. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Ama na nasa langit. Salamat po sa karapatan ng ministeryo ng iyong mga salita. Muli niyo pong ipinaunawa sa amin ang inyo pong dakilang tipan sa inyong mga unang mga anak. Hanggang sa kapanahunan namin ngayon, Panginoon, nangungusap kayo sa amin at hindi kayo nagbabago. Kayo ang Diyos nung nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ang inyo pong mga pangako ay hindi nagbabago. At dahil dito, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa kaligtasan dulot ni Jesus na iyong anak. Ang tangi po naming dalangin, Ama, manatili po kami sa pananampalataya. Manatili po kami sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Na bagamat kami nasa sanglibutan ito, ay maingatan namin ang pananampalataya at maging kasangkapang kami sa pagpapalago ng iyong kaharian dito sa lupa upang ihanda ang inyong mga anak sa nalalapit naming pagsalubong sa iyong anak na si Jesus sa kanyang muling pagdating. Ang lahat pong ito, Ama, ay aming pong idinadalangin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na siya naming tanging tagapagligtas. Amen.